magandang araw mga kasama. Alam ko, nag-aabang na naman kayo ng panibagong kaalaman dito sa ating Itanong Mo Kay Jrb. Kaya hanggat maaari, stay lang po kayo dito sa ating page at pag-uusapan natin ng mga panibago at kapupulutan ng mga aral at kaalaman regarding sa ating industriya ng pagmamanok. Pero bago ang lahat, flex ko muna ito. Isang magandang gabi po sa bayanang sa bungero ng Pilipinas. Ngayon po ay araw ng 13 taong 2020 ng Nobyembre. So welcome po sa ating online seminar dito sa ating page na Itanong Mo Kay Jrb. So advance tayo ng 1 minute. So mag-aantay tayo ng mga panauhin bago tayo magsimula. Pero bago ang lahat, no, habang wala pang nanonood sa atin, binabati ko po si Mr. Sherwin Almonte, no? Doc Sherwin Almonte. Sila po ay taga Bimeg, isa po siyang game poultry specialist na nagpunta po sa farm kanina para po kasalukuyang inspectionin ang ating game farm. So, maraming salamat po in behalf of Bimeg family. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta, lalong-lalo na po dyan sa ating manager, Sir Jubilo Painados, maraming salamat po. And then, Alvin Nuabel, good evening po sir. Mike Pineda is watching. Phil Dalmasio, good evening Idol JRB. Mga kasama, yung mga nandito na po, nasa loob ng ating online room, humihiling po ako sa inyo na i-share po natin ito at isang magandang talakayan ang tatapik natin dito sa online seminar. This is for free. No? Libre ho ito. Walang bayad. So, ginagawa ho natin to dahil doon sa ating objective na makatulong tayo doon sa ating mga kasama sa industriya na nagsisimula. At same time, doon sa ating maliliit na kasama sa industriya na merong pangamba sa sarili nila. At magabayan natin sila sa abot ng ating makakaya. So hindi po kami nagmamarunong, hindi po kami nagmamalaki. Lahat po ng aming binabahagi rito, inuulit ko po, ay base po sa aming eksperyensa at natutunan din. Shortcut na po ito mga kasama, kaya napakasarap po ng gantong usapan. Libre nating ipapamahagi ito. Alam niyo po yung mga bad effect na nangyari ho sa amin, no? Nung kami nagsisimula, no, upstream, backyard. So, yung mga aming failure, ayaw na ho naming danasin ng mga kasama natin sa industriya na nagsisimula. Alam nyo ho, napakasakit ho ng failure. Magastos, masakit, no? And then, shout out ko pala ang aking kaibigan, na mahal kong kaibigan sa KSA, Muhad Mohamed. Salam alaikum, magandang gabi sa iyo, magandang gabi sa iyo, friend. So, magandang gabi kay Arvin Punong Bayan, Red Allen Gamefowl. Salamat sa muling panonood. Jomor GF, magandang gabi, sir. Kalawan, Farmyard ng Ilocos, sir. JRB, salamat po sa panonood. Binabati ko pa rin po, binabati ko rin si Sir Mac Pineda. Gandang gabi sa iyo. At yung mga taga dyan sa Kabugaw, Ilocos Sur, sa bayan ng aking mahal na asawa, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Binabati ko ho kayong lahat dyan. So mga kasama, dahil nalalapit na po ang breeding season, mas ninarapat ko na talakayin sa inyo is regarding sa breeding. So ang i-discuss ko sa inyo is yung tungkol sa buck breeding, ano ang connection niya sa line breeding, no? At syempre ituturo din natin dito
yung tinatawag na commercial breeding. Magiging honest tayo. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, susi ho ng pagbili ng materyales sa isang respetado at tinitingalang mga breeder na kailangan makuha natin sa kanila ang tamang impormasyon at pagsasabi ng totoo. Dahil pagdating ho sa breeding, marami po at malalim po ang usapin na ito at marami po tayong ginagawa o ginagawa ng iba. Dahil sa commercial breeding, may mga sikreto po yan kung paano natin nami-maintain na halos same look pero meron na pong impusement. Sinasabi ho ng iba na puro si ganito, puro si ganyan. Maganda po, history ang kukunin natin pag tayo ay namimili ng materyales. Although, sinabi ko sa mga nakaraang video ko na nasa Pilipinas na po lahat ng magagandang linyada ng ating mga manok. Kaya hindi na ho natin kailangan gumastos ng sobra para mag-import pa. Marami po dyan na tapat na mga breeder, marami din po dyan na tapat na mga kasama sa industriya na pwede natin bigyan ng tiwala para po sa linyada na nais natin. Dito naman po sa ating industriya, ang pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng maluwag at syempre, ang pagiging tapat sa bawat isa ay nasusuklian din ho ng isang katapatan galing sa mga kaibigan din natin. So, ano nga ba ang backbreeding? Back to topic tayo mga kasama. No? Sa lahat to ng nagpapabate, iisa-isahin ko ho kayo mamaya after this sa ating sa online seminar. Nakakatuwa po sa inyo, nakakatuwa naman po at nagsasama-sama ho tayo at magandang-magandang gabi ho sa inyong lahat. So, back breeding. Ano ang connection niya sa line breeding? Ang back breeding at line breeding, wala hong pinagkaiba. Terminology lang po ang pinag-iba niyan. Giancarlo Garde. Okay, binabati ho kita from Palawan. So, maligayang panonood po. So mga kasama, uumpisahan ko na ho ang dire-diretsong talakayan dito sa online seminar. Sa itanong mo kay JRB, maniwari ako'y humihiling po sa inyo na baka pwedeng i-share po natin ang video na to. At syempre mga kasama, kung kayo ay follower ko dito sa aking page, sa itanong mo sa JRB, konting pabor lang po ng hinihingi ko. Suportahan nyo na rin po ang ating YT channel. Kindly subscribe, like, and share din po. So discussion na tayo. Marvick Santos, God bless you also. So, back breeding, line breeding. In the word line breeding ho kasi, pag sinabing line breeding, isang family tree. No? Ang back breeding, ibig sabi, pagbabalik sa kanyang family tree. Ano ho ba yung pinagkaiba nun? Ang pinagkaiba lang ho yun is terminology. Line breeding kasi is pagbibreed galing sa sariling family tree. Ang back breeding, family tree breeding din. And then, the purpose nun kung bakit tayo nagba-back breeding is pagpapataas no, ng dugo o ng bloodline ng magulang pag may maintain na ng materyales para hindi humawala. So, paano ho ba ginagawa yon? Especially kasi yung iba ho sa atin, kaya nagba-back breeding tayo, is meron tinatawag na mga budgetary lang ho. Ang budget nila at kadalasan ang nabibili nila is two-way cross. Sabihin na ho natin ang nabili ho nila, no? Tapatin na natin. Halimbawa, ang nabili nila is sweater over round head. Ang gusto niya ho ay makapagpalabas ng halos sinasabi o pinaniniwala ng iba na puro na sweater line. Anong magulang po yun? Kung ganun po, ang kapares niya rin po, no? Halimbawa, doon silang siya nakakuha ng isang solidong linyada, no? Ang linyada naman nakuha niya is sweater na inahin. Ang brood cock niya is 50-50, sweater, round head, no? Gusto niyang pataasin. So, pag kinross mo yung dalawa na linyada, ano hong ratio na lalabas? It's 3/4, 1/4. 3/4 sweater, no? And then 1/4 round head line. So, may 3/4 ka na, pero malayo ka pa doon sa tinatawag na pagpapabalik puro o pagbabalik sa straight breeding.
So kung ano ho yung baseline base na linyada ninyo na gusto ninyong pataasin ng husto, doon po sa anak niyang yon, ibabalik niyo sa kanya. No? Halimbawa, ang inahin po ay mas mataas ang dugo ng pagkaswerte, 50-50 ang magulang, nagkaroon ng 3/4, 1/4, magaan ay yung anak nila is 3/4, 1/4, no? Kumuha ka ho ng lalaki, balik mo sa nanay. No? Maglalabas na po ng tinatawag yan na 7/8/116. So, ganun po. Tumaas na po ang linyada ng bloodline ng ina dahil binalik mo yung anak sa kanya. Then, mag-aanak uli yun. Ibalik mo naman uli sa kanya. No? Pagbalik mo sa kanya, magkakaroon na po yan ng tinatawag na 7/8/116 na bloodline. Halos patay na ho ang dugo ng round head na nakamix. Bibigyan ko ho kayo ng chart. Ito po yung universal chart na maaari nyo rin makita sa Google, no? Pag isi-search nyo, ito po ang line breeding or back breeding na tinatawag. Sabihin na ho natin na nagkaroon kayo ng round head over a seal, no? Nag-cross sila. Yung gusto mong pataasin yung linyada ng asil, yung dugo ng asil, no? Gusto mong pataasin to. So, dahil 50-50 ang anak niya, so, ito yung tatay. So, yan, yung tatay, ibabalik mo sa anak na babae. Ang anak naman nilang babae, ibabalik mo uli doon sa tatay. So, ilang generation is 1, 2, 3, 4. So, apat na generation ng kanyang mga anak, makakakuha ka na ng percentage na 93.75 na halos puro na ang dugo ng tatay. Yan po ang back breeding or line breeding pagpe-preserve ng isang linyada na ayaw mong mawala. Yan din ay tinatawag na line breeding. No? So, yan po yan. Ngayon, bakit sir huminto na sa F4? Pag kinross mo pa uli yan, sir, pwede naman po. Kasi po, bitin na yung chart natin, no? So, makikita niyo po ang roundhead blood dito is napakaliit na lang kasi from 1/8 naging 1/16. Pag kinross mo pa uli yan, ang roundhead blood na lang na dito sa dulo, no? Kapag kinross mo uli yan sa tatay, yung anak na yan, pang-apat, ang matitirang dugo na lang ng roundhead dyan na pinakikita sa chart is ilan? 132 na lang. So, gatuldok na lang. Pero hanggang doon ka na lang. Hanggang F5 ka na lang kung sakali. Dahil kapag yan ay kinross mo pa uli at binalik mo pa sa tatay yung anak niya doon, ay baka ho tayo maglabas na ng buknoy. Bakit po maglalabas ang buknoy? Kung papansinin niyo po is 132 na lang po, no? Ang bloodline ng kanyang inahin na tinatanggal natin, pag binalik niyo ho yun doon, napakalit na ho ng porsyento. Gatuldok na. So, iniiwasan ho natin mag-exceed, no? Ng 100%. Ang pinaka-maximum po na suggestible dyan sa pag-back breeding o line breeding is up to 97.5%. Hanggang doon ka lang. So, very minimal na po yung touch ng blood nung other side ng parents. So, yan po yung pagpipreserba ng bloodline. Ngayon, tatanungin nyo sa akin, sir, yan bang pag-back breeding na yan? Lahat ba ng anak niyan pwedeng ilaban? Bakit hindi? Why not? No? Pwede po. Pero, it's your own risk. Kasi, sa 100%, pag tayo ay nag-inbreed, nagbaback breeding, inbreeding na rin ang tawag yan eh, eh meron ho tayong chances of ratio na magkaroon ng up to 80%, no? Na hindi ka nais-nais ang resulta. Ang 20% po dyan ay masasabi naman po natin na maayos at mahuhusay talaga. Kasi po, kaya tayo nagpipreserve ng bloodline na yan dahil po sa pangmaterialis. Most likely, materialis po o purpose to be materials, to become materials. Lalo na kapag lumalalim na ang inbreed, no? So, most likely talagang ideal siya for materials. Sir, sabi mo materials. Eh, saksaka naman ang pangit lumaro. Ang pangit pa ng itsura. Nagliitan pa. Wala akong problema yon mga kasama. Kung naiintindihan niyo po ang genetic flow. Bakit po? It's a matter of refreshment lang. Halimbawa na tumaas na ang dugo ng asil niya, no? Gagamitin mo siyang materialis. Lalaki ang kailangan mo. Pero kasi may mga asil kang iba na family tree. I-refresh mo po.
tingnan niyo po ang lalabas. Baka kayo na mismo ang magulat. So, gaya ng sabi ko ho sa inyo, kung alam niyo ang history ng bloodline niya, dahil hindi mo naman gagamitin yan sigurado na maging materialis kung nuknukan po ng sama ng kanyang history. Tama ho ba? Be honest tayo, be practical. Sa atin karamihan, ang ginagamit na pambreeding materials is proven and tested. Ngayon, kaka-backbreeding mo ng kaka-backbreeding, kaka-inbreed mo ng kaka-inbreed, no? Dumadami yung tinatawag na negative traits, no? Sumasama, lumiliit, lumilipis. Ngayon, sabi ko nga ho sa inyo, sa ratio na lang natin na 80-20, imposible sa isang batch, wala ho kayong mapili na pwede nyong gawing materialis. Ngayon, kung no choice ka talaga at namatay yun at may kapatid yun, pwede nyo pong gamitin yun basta maganda lang po ang kanilang structure ng buto. Balansyado sa tingin nyo kahit maliit. E refresh nyo po. Same bloodline but different family tree. Tingnan nyo po ang kalalabasan. Baka kayo na po ang magulat. No? May dalawang klase ho kasi ang tinatawag na line breeding. In terms of breeding to, no? Isa yung line breeding, same family tree. May tinatawag naman na line breeding o tinatawag na line breeding na same bloodline, different family. No? May classification na A and B. Halimbawa, itong magpares na to, parehas sweater line, no? Sweater roundhead, sabihin na natin. Sweater roundhead rin ang kabila. Umanak yan, pagbanggain mo. Pagkakaroon ka ng same value, 50-50 na sweater roundhead. Dalawang family tree pinag-uusapan ho natin, no? Pag umanak ho yun, no? Yung anak nila, no? Both anak ng family A, family B, pinagbangga mo, maglalabas ho yan ng F2. Tama ba? F1 pala, sorry. Oh, sorry, nag-advance. F1. So, family A, family B, yung anak nila, pinagbangga mo, ang lalabas F1. Pero 50-50 pa rin. No? Kasi sweater roundhead, anak nila 50-50, banggain mo, F1, 50-50 pa rin. Ngayon, yung anak ng F1 naman, na magkabila, no? Na gano'n na naman, may set A ka, may set B, pinagbangga mo na naman, magkakaroon ka ng F2. O mapwede yung sa magkapatid rin. So, ganun lang po yun. So, may chart rin tayo dyan. Okay. Pakita na rin natin yung chart. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. May set A ka, may set B family ka. Anak nila, pagbanggain nyo, lalabas ang F1. So, apat na set po yan. Kasi sa kabila, meron ka rin set A, set B, pinagbangga mo, lalabas ang F1. F1 to F1 ang pagbanggain mo, lalabas ang F2. So, ganun po ito. Ito po yung isang klase ng line breeding gamit ang different family side, no? But same bloodline. Same process. So, may idea na ho kayo kung paano pagme-maintain ng mga process, battle process line. Pag battle process line, ang suggested ko sa pagme-maintain, always do dalawang family tree para ma-maintain mo siya. Balik lang ng balik, no? Pagbanggain mo lang ng pagbanggain ng anak nila, mamimaintain ng mamimaintain mo yon. That is the way ng pagmimaintain ng process. Ngayon, interesting topic na tayo. Sir JRB, bakit ho ba tayo nagpapalabas ng tinatawag na battle cross? Okay? Maraming purpose po kung bakit tayo nagko-cross breeding. Kaya ho tayo nagpapalabas ng battle cross because in a long run, no? In a long run, syempre, tayo sa isang linyada, nagme-maintain tayo. Gumagamit tayo ng backbreeding. Honestly, gumagawa ho ako ng backbreeding just to maintain my single family. Family tree ng bloodline na hinahawakan ko. No? Ngayon, kaka-inbreed ko ng kaka-inbreed. May lumalabas dyan na talagang superb. O yung may tinatawag na dominant. Nakuha niya yung side ng father na dominant sa ilalim talaga. Ngayon, ano ang purpose ng cross? Bakit kailangan infusan natin sila? To refresh ang kanilang bloodline and characteristic.
para po malhaluan natin sila, mapasukan natin sila ng kukompleto sa laro nila. That's the way the breeder objective and idea of breeding. Siyempre, kung talagang massive siya sa baba, hindi naman pwedeng puro baba na lang ang laro niya. Sa panahon ngayon, sa labanan ngayon, ika nga, cutting is the name of the game. If ang manok mo ay hindi makakasurbol ng first strike good cutting, malaki ang chances mo na bumaliktad sa laban. Kung ikaw naman nakauna, minsan nga nakakauna ka pa, bumabaliktad ka pa sa laban. Kaya yun po yung mga mindset ng mga breeder. Yung pagtimpla sa gusto nilang outcome. Siyempre, kung alam mo nang massive siya sa ilalim, halimbawa, yung kelso, no, na minemaintain ko, that is the bad amigo usagi kelso. Napaka-massive niya on the ground play. Dahil through the years of back breeding and pag-maintain ko sa bloodline niya, pinapasukan ko po ang bloodline niya ng roundhead. Dahil ang roundhead, no, kilalang kilala ko na very dominant ang gameness nila sa vertical leap o sa pagiging salto, at the same time happy feet pagdating din sa ground. So ang Boston naman is may gameplay din niya na nagwe-wave pagdating sa ilalim. So syempre, kung magiging grounder yung aking Usagi Kelso na yan dal sa kaka-inbreed niya, yun ang naging dominant traits niya. By on my observation, pinasukan ko siya ng Boston. Then aantayin ko yung anak niya. Sa anak niya maglalabas po yan ng solid umangat, and then mahusay lumaro sa baba. At the same time, makikitaan na natin sila ng halos kukompleto sa laro na hinahanap mo. Pero may nagtanong sa akin, "Sir, ano ang prepared mo na ilaban? Two-way cross o three-way cross pagdating sa battle crosses?" Both, sir. Bakit? Minsan po, may crosses tayo na two-way cross, pero complete blending na po na tinatawag. Ibig sabihin ng complete blending, maganda na po ang pagkakatimplada niya. Pag ganun po ang nangyari, no, parang sa kape, saktong-sakto po ang tamis ng asukal na nilalagay nyo. Perfecto, ika nga. Pero, bakit ho ba tayo nagkakaroon ng three-way crosses? At tinatanong ako kung ako ay lumalagpas pa sa three-way cross. Hindi na po ako lumalagpas over the three-way cross. Hanggang doon lang po ako pagdating sa pang-personal na gamit ko. Parang nagkakape ka rin lang yan, na iba naman yung tipo ng hilig nung nagkakape. Ang gusto niya ay may krema. Ibig sabihin, may touch pa. Sabihin na natin, nakitaan na natin ng kompleto yung ating two-way cross, pero nakukulangan ka doon sa halimbawa, ang kulang na hinahanap mo, magaling siya mag-play sa ilalim, may wave siya, magaling umangat. Pero gusto mo magkaroon on the ground ng frontal, no? Frontal punching. So ang mga frontal puncher, mauhusay dyan ang dalawang bloodline na kilala ko, which is the claret line and then the gall. So mauhusay yan sa frontal. Pwede mong pasukan, no? Para magkaroon siya ng touches ng frontal, yung frontal attack niya, no? At the same time, meron siyang magandang wave, magandang kilo sa ilalim, multiple shot sa ilalim, maganda bumertikal. So yun po yung, depende po yan sa panglasa ninyo. Kung two-way o three-way cross ang inyong nais gamitin pagdating po sa pang-personal na panggamit nyo. Tinatanong din ako, "Sir, naglalaban ka ho ba ng sinasabing puro o straight line mo?" Yes. Bakit po? Gaya ng sinabi ko sa inyo, since 2005 na nag-start ako dito sa industriyang to, nag-develop ako ng aking mga sariling linyada, na which is ang tinatawag kong mga assassin line, no? Sila ay kinukonsider ko o inaari ko sila na strain ko. Pwede kong tawagin siyang pure strain, bloodline. No such a pure bloodline. Pure strain, yes. Tinatawag ko silang pure strain because ako nag-develop sa kanila. Tinatanong nyo kung nilalaban ko sa kanila is puro. Yes,
dahil alam ko kung ano na yung nasa loob nila. At alam ko na rin ang outcome at laro nila. So, inaari ko sila as a, my pure strain. Yan nilalaban ko. Pero sa other bloodline, hindi ho ako naglalaban nang hindi ko tinitimpla. Okay? So, yun po yung objective ko. Kung bakit ako humahawak ng multiple bloodline. Maliban doon sa aking mga primera na ginawang linyada, which is ang black, blues, white, assassin ko ay yung high-grade sweater ko at dominant roundhead ko. Bakit ko tinawag na dominant roundhead? Kasi dinevelop ko rin yung roundhead na yan using different kinds of roundhead lines. Pinerfect matching ko lang. At yun ang sinarado ko through the years na dumaan rin sa akin. Same as well po, doon po sa aking high-grade sweater. My high-grade sweater is na lumabas yan dahil sa pagde-develop ng different kinds of sweater line. Dahil kahit pare-parehas po sila na sweater and blood, no? But different strain, because iba't iba ang nag-develop ng linyada niyan, may iba't ibang characteristic po sila. Now, which is, na-trigger ako na pagsamasamahin ko yung traits na yon, kaya na-develop po yon. So, yan po ang purpose ng line breeding at back breeding pag may maintenance ng linyada at in the way na kailangan mo sila para sa iyong pang-battle cross. That is the main objective nun, to maintain ang bloodline, to use the bloodline as a infusement to other bloodline. Yan ang pinaka main objective para sa akin ng back breeding at ng line breeding para ma-maintain ako sila ng mabilis. Nampang sa ganon, taon-taon na nagbibreed ako, hindi ko na kailangan mag-isip na ito ang ibibreed ko. Tapos, ano kaya resulta niyan? Mag-iisip ka pa. Unlike yung tested mo sila at minimaintain mo sila, ito, i-cross mo to, i-cross mo to. Kaya iniiwasan ko rin po ang paglalaban sa gradas ng over-inbreed o sinasabing super deep inbreed. Alam niyo po, nangyayari po yan sa malalaking breeder. Ang bumabaklas ang manok sa laban. Marami po na nangyayari dyan. Ayaw ko na akong mag-mention, pero talagang hindi maiwasan yan kung hindi mo na na-monitor sa matagal na panahon mo na pag-i-inbreed. No? Ikaw ay kumpiyansado na sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Hindi mo alam, pumalo sila pabalik doon sa kanilang generation. Sa inbreeding mo kasi, pag nagkamali ka ng balik, no? Yung mga tinanggal mong bad traits through the years of inbreeding, in just one error, lahat ng bad traits babalik. Kaya minsan, medyo hindi na buo ang loob ng ating mga alaga at minsan may talagang kumakalas. At minsan, hindi lahat ng kumakalas ay dahil katas ng inbreed. Tingnan nyo rin po yung other side kung bakit kumalas, lalo't sa istagan. Pag ang manok mo, nauluhan, nagarol, natamaan ka sa pulsuhan, labas ang bituka at sumayad ho yan sa lupa, malaki ang tendency mo na bumaklas ang manok sa laban. Ang pagbaklas ng manok sa laban ng isang breeder ay hindi nakakahiya yan, mga kasama. It's part of the game, ika nga. But, kailangan on the next year, matroubleshoot out mo yan kung bakit. Kaya importante ang pagre-recording sa bawat breeding. Nang sa ganon, nasusubaybayan mo kung lalalim pa ang porsyento ng deep inbreed mo at magiging massive inbreeding talaga yan, medyo mamimili ka ho talaga ng iyong huhugutin. Kagaya ho sa amin, no? Kung alam kong gagamit ako ng inbreed material sa panglaban ko, bago ko po yan bitawan, matindi po ang pagsubok na dinadaanan sa amin yan, kung gaano kabuang loob niyan. Unang-una, ang kabitawan po niyan ay age cap. Kung hindi siya kumala sa age cap na yon, no? Okay yon. Alam niyo po, kapag kami nagbibitaw po ng mga piniprepare namin sa laban at especially training, inuupod lang po namin ang tahid ng magulang. Pinuputol, hindi po kami naglalagay ng gloves.
hinahayaan namin na maramdaman ng istag yung tunay na lakas ng hataw ng kak na yan. Dahil lang sa ganon, kung yan ay talagang bibitaw, doon pa lang ay bibitaw na yan. Makikita nyo kung gaano kasolido at gaano kabuang loob ng gagamitin nyo, depende po yan sa inyo sa nagahandling, no? Isa pa po na tip ko, isang malaking bagay din po sa pagpe-prepara ng ating mga istag ay ang pag-hardening. So malaking bagay po yan. Kaya sa pag-hardening po, meron din pong maganda at maayos na pagpuproseso niyan na itatalakayin natin sa susunod na live seminar videos natin. So, siguro naman nabigyan ko kayo na magandang idea regarding back breeding and line breeding, no? Ngayon, tinatanong nyo, eto ang dami sa akin kasi nagtatanong neto eh. Sir, paano ba ang ginagawa ng karamihan sa commercial breeding? Pang commercial, no? In the word commercial, pang labas commercial. Marami ho akong pwedeng i-booking, pero wag na nating sabihin i-booking. Bibigyan na lang namin kayo ng idea kung paano. Pero sana maging honest tayo sa ating magiging kliyente. Kasi ang hindi lahat po ng breeder, no, in Philippines, hindi ko nila lahat. Hindi ko talaga nila lahat. May mga magic po yan na ginagawa kung bakit nare-refresh at nagiging mas matitindi ang materialis na nilalabas nila at sinasabing puro. No? Gaya ko po. Pero never kong ginawa yun eh. Sa akin kasi history ang pinakikita ko. Sinasabi ko ang history. Pero marami ho ako neto. Marami ho to na breeder na ganito ang ginagawa. For the sake of commercial and for the sake of income. I have two lines. Naalala nyo yung mga binitawang ko mga paalala sa inyo before? Kung ikaw ay isang good breeder at ikaw ay isang commercial breeder, number one rules, never cross a dark leg to a light leg. Bakit? Tanggalin natin yung luck genetic breeding, no? Sa commercial breeding tayo. Bakit ina-adapt pa rin yung rules na yon in commercial breeding? Bakit? Because mabubuking ka. Ganon kasimple yon. Mabubuking ka. Kaya nga, ang pattern sa pag-breed on commercial, same color of leg, same color of feather, same color, almost same, no? Almost same, or ia-upgrade mo pa yung gameness. That is the purpose. True commercial breeding. Para masabi mong, oh, ito ang pang materialis ko. I have sweater. But bitawan mo yung sweater. Napaka-dominante kumilos. Maniniwala ka ba na sweater line lang ang nakalagay doon? In commercial breeding, you need to put your own touch. As a breeder, kailangan mong mag-blend ng sarili mong touch para magkaroon ka ng significant outcome or signature outcome na sisilipin ng mga kliyente mo. Halimbawa, if I kung ako ang magde-decide na for the sake and benefits ng aking kliyente, ayokong mapahiya. No? Ayokong mapahiya. Gusto ko ang mabigay ko sa kanila ay superb materials. Pero ang sasabihin sa akin, Sir JRB, gusto ko sweater. Pwede kong sabihin sana yun na puro yan na sweater. Pero ni minsan di ko ginawa yun. Sinasuggest ko sa kanila yon true para ma-shortcut na nila yung kanilang breeding purposes. Yung kanilang ideological needs para sa kanilang alaga. Pero kung gusto niya ng puro, meron. Kung gusto niya yung pure strain, meron. Why not? Pero pag sinabi kong it's a breeder's choice, ang ibibigay ko sa inyo, may touch po na ginawa namin. Halimbawa, ang aking 5K line sweater, that is a dark medium dark red, no, na sweater tie. And then
medyo light yellow legged with streamer ang aming original 5K. Pero binitawan ko na to kasi lumabas ang aking high grade sweater. Ano ang magandang i-cross sa kanya? Punta ka sa farm ni B-Boy. Meron din doon na super sweater na same look. Pwede mong i-matching para ma-enhance mo yung touch na yon. What if? No? What if naman? Yung mga sweater na makabagong sweater ngayon, which is yung mga tinatawag natin na medyo pong kanin, no? Yung mga tinatawag natin na mga Golden Monkey 20K line na sweater. So nakita natin mahuhusay umangat, medyo diskarte sa ilalim, gusto natin bigyan ng isang breeder's touch na na pwede mong sabihin sa yung kliyente na puro yan pero ganto massive maglaro. Papaano? Pwede kong pasukan yan ng aking yung aking bad amigo Sagi Kelso. Pwede kong pasukan ng Boston yan. Same looks, no? Same looks, same feather, same color of it. Ang outcome niyan mahalata ba? Hindi. May touch ko doon. Yung mga sinasabing golden boy, no? Nakita nyo naman, iba-iba ang karakteristik ng golden boy. Bakit merong golden boy na lumalabas na grabe lumaro? Bakit may mga lumalabas na roundhead na grabe lumaro? No? Yun po yung sinasabi na Sir JRB, titiwala ko sa'yo ang materials na ibibigay mo sa akin through your breeder's choice. Pwede kong sabihin yan, o ito ang gusto ko para sa'yo. Isang round head, pero may touch yan ng ano, ng Kelso line para matuto siya sa ilalim ng mas matindi. Ngayon, sasabihin nun, Sir JRB, bakit ganun po lumaro yung aking round head? Maganda umangat, mahusay umilalim, pero grabe ho, sumasayad po ang kaskas sa ilalim. Ano ho ba talaga to? Breeder's choice, ang sinasabi ko. May touch of Kelso yan. But ang touch ng Kelso, it's a very light. Light. Sabihin natin 1/16 blood or 1/8 blood. Or sabihin natin 1/4 blood pa yan. Para lang may sundot, ika nga. Pwede ba tawagin puro yon? Sa sarili mo, sinungaling ka kung sasabihin mong oo. Pero mas sinungaling ka pag sinabi mong puro doon sa kliyente mo. Pero usually, no? Usually in commercial breeding at breeder ang napagbilihan ninyo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, no? Hindi puputulin ko na 'yung sinabi ko kanina. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay metikuloso, no? Sobrang metikuloso ninyo pagdating sa materials. Gusto niyo manigurado. Find out the history. Marami ho akong napuntahang mga breeders na very accommodating sila pagdating sa linyada nila. Number one, I salute Mr. B-Boy Enriquez para doon. Napaka very precise niya sa bawat bloodline niya. Sinasabi niya ang history. Paano yun na-develop, paano lumabas ng ganito from Johnny Jumper, yung Johnny Jumper line. So, ganun po. Sa akin naman sinasabi ko, sir, through the years of breeding, ito ang minimintin kong bloodline, itong sweater na to. So masasabi kong almost pure strain of sweater yan. Kasi bakit? 160 na lang ang touch ng Kelso niyan. 160 na lang ang touch ng round head niyan. Ngayon, ang kinaganda niyan, sir, very shortcut na yan. No? Pasukan mo ng isa, na linyada, magkakaroon ka na kaagad ng battle crosses. Ngayon, kailangan ba i-declare natin sa mga kliyente natin yung ganong bagay? Yes, para sa akin. Sa ibang breeder, ewan ko, ayaw ko na magsalita, no? Bibigyan ko pa rin kayo ng isang example, how to upgrade your linya, yung inyong bloodline, no? For the purpose of market. Gaya ng sweater line ulit, pasukan mo ng yellow-legged hatches. Kung gusto mong maging dominante mas lalo sa ilalim, maglalabas pa rin ng white streamer yan. Sweater look pa rin yan. Pag kinross mo ba yan, binread mo ba yan, magbabato ba ng different characteristic yan? Hindi. Kasi almost, no? Almost uniform sila in everything. Nalaman ba?
That is the reality of breeding. Ngayon, paano ka makaka-make sure? Sasabihin mo, Sir JRB, sabi niyo, huwag na kaming mag-invest sa ibang bansa. Dito na lang. Kasi nandito na lahat ng linyada. Alam niyo, sir, mga ma'am, no? Kahit naman mag-invest ka in US, no? Kausapin mo mga breeder doon. They are very accommodating also to discuss the history of his bloodline. Malalaman niyo po na hindi puro makukuha niyo. It's only a strain na sabi natin puro because of the development. Lahat to ng linyada ko na lumalabas is made of 2 to 3 or more significant bloodline para na-develop yung isang strain. It's a matter of genetic evolution bago na-maintain yun. Ngayon, kung breeder ka, aspire breeder, and you want a good quality for your client, ito yung sinasabing white lie for the benefits of your client. This is honest to goodness secret of most breeder in Philippines. Ayoko masira pangalan ko. Dahil kung ibibigay ko sa iyo puro galing sa inbreed as your materials at bibigyan kitang purong inahin, masisigurado ka ba? Makakasigurado ka ba? A different families yan? Baka different markings lang yan. But, galing din sa isang family tree. Pag pinag-cross out mo yan, basura yan. Sasabihin mo, basura. Bakit? Talon-talon lahat ang lumabas. Pero, refresh mo. Magugulat ka. Bakit? Iba ang dating nito pag kinross ko sa iba. Hindi ka ba nagtataka bakit ganon? Ang first failure mo on breeding? Marami nangyari yan. Dami nagpo-post sa Facebook. No? Meron dyan na, ayoko na sanang banggitin eh, pero premiadong kilala rin siya sa mga pumpkin. Nabili sa kanya. Hindi lang ako nag-comment doon sa post na yun. Lahat daw ng inana nung binread nila, bansot, no? Walang laro, basura, bulok. Hindi niya ba pumasok sa isip niya i-troubleshoot na maaring same family tree yun? Different markings lang. Hindi, bakit hindi niya itinry na infuse sa ibang line at makita niya kung anong outcome? Pag naging good outcome yan sa ibang line, isa na lang ang ibig sabihin nun. Galing yon sa ibang magkaibang family, but yung family na yon nanggaling din sa isang family tree. Kapag binaybay mo yung kanyang history, parang isang family tree yan, nagsanga, di ba? So, naglayo na sila. Dulot-dulot. Pero pag binaybay mo, at the end, iisa pala kang family tree nila. Kaya nung pag-matching mo sa ilalim, sila na yung pinag-match mo, yun ang nabili mo eh. Bumalik dun sa ancestor characteristic na which is bumalik lahat ng bad traits. Ngayon, paano naiiwasan yung ganon? Yun nga yung sinabi ko. Pagre-refreshment at pag-i-infuse ng different bloodline but same characteristics. Ganon din po ang ginagawa sa US. Gaya na sabi nga natin, paano ba nabuo ang sweater niyan? Ang sweater is Kelso over yellow-legged hatch, equivalent ng sweater, no? No. So, white hackle, Kelso, yellow-legged hatch, lumabas ay sweater. So, yan po ang history ng sweater. White hackle, Kelso, yellow-legged hatch. Okay? Anong karakteristik ng white hackle? Sa gameness, vertical lifter, at syempre, karakteristik ng looks. Sa kanya nanggaling ang white stream. Mga white touches ng sweater. Bakit pinasukan ng Kelso? Kaya ho, nagkaroon ng magandang ground strategy, fighting style ang sweater because of Kelso. Bakit para saan ang hatches? Doon nakuha ng sweater yung kanyang gameness on vertical at power punching. Ngayon, as a breeder, kung nag-a-analyze ka, kabilay ko ng sweater. Tatlong bloodline ang nasa loob ng sweater. Nakitaan ko na yung nabili ko, oy, medyo kulang sa power, kulang sa rat-rat.
anong pwede kong gamitin pang infusion? Pwede kong pasukan ng yellow-legged hatches na hindi masisira ang bloodstream ng sweater ko. Pwede ko pa rin siyang i-discuss as a pure strain of sweater kasi yung ginamit kong pang-infuse sa kanya is yun ang formula ng sweater. Nakuha niyo bang ibig ko sabihin? Kung ikaw ay hawak ng isang linyada, alam mo dapat ang history ng linyadang ginagamit mo at ano ang mga mixture niyan na pwede mong pang-infuse para ma-enhance o ma-refresh ang bloodline niya. So, may fall ba akong ginawa? As a breeder, may fall ba akong ginawa? Nirefresh ko yung aking sweater line through infusement of yellow-legged hatches doon sa aking sweater. Sa palagay ko, wala mga kasama. Kasi kung pag-aaralan natin ang genetic anatomy, ginamit kong pang-infuse sa kanya o pang-refresh sa kanya is isa sa ingredients kung bakit nabuo ang sweater. Nirefresh ko lang. Pwede ko ba tawagin siya as a pure? Yes, bilang strain. Bloodline? No. So, nagets niya na ho kung paano mag-commercial breeding na hindi ka masisira sa kliyente mo. Kung bakit ko sinabi ang basic rules of refreshment para sa pagko-commercialize as same as luck genetic, never cross a dark-legged to light-legged fowl. Dahil babatuhang taho niyan ng disgrasya. Second, you need to know first ano ang mixture ng bloodline na hawak mo kung bakit yan lumabas. Why? That is the very important foundation if you need to refresh your bloodlines. Diba? Susundukan mo lang. Ganun kasimple po yun. Kasi kung babalikan niyo po ang pinaka-unang-unang history niyan, is medyo masalimuot. Kasi may mga bloodline tayo na lumabas sa industry na nanggaling po sa combination ng dark and light-legged fowl. No? Dark and light-legged fowl. And then through the years, at ginamit nila yung pangatlong materialis nila para bumunang linyada, pinapatay nila dandahan yung bloodline na yun. O yung bad characteristic nun. Especially, sabihin na natin na maintain niya na one-fourth infusement ng dark-legged doon sa kanyang kinombinasyon. But true inbreeding, true backbreeding, o true locking genes, no? Breeding procedure, tinatanggal niya yung bad traits. Kada anak niya, no? Kada anak niyan, may lalabas na light-leg at dark-leg. So, ang gagamitin ko parang light-leg. On the next following na anak niyan, kukunti na lang ang dark leg niyan. Light leg uli ang kukunin ko. Pag ginamit ko na naman pababayan, na minsan, kachamba na meron ka, na dark legged, halos wala na. Gamitin mo pa ng isa, halos lahat yan magla-light leg na. Ngayon, kailang kachachambahan ng balik? Yun po ang hindi natin masabi. Yung sinasabing throwback. Dahil kung sa 100%, ang natitira na lang sa'yo is 132%. No? O sabihin na lang natin na almost 2.2% sa blood mo. No? O sabihin mo pang i-cross mo pa ng isa o 1% mahigit na lang sa bloodline mo. Sa 100% na yan. 1% chances na mag-throwback ka. No? 1% throwback chances. Kaya nga, yan din po yung sinasabi ko sa inyo ng pagpatay ng bad traits na ayaw mo pag ikaw ay nag-lang. Ngayon, in commercial breeding, mga kasama, balik natin yung screen ko sa mga comment, no? Yung regarding sa commercial breeding, ngayon, may nag-comment. Sige. Ngayon, sa commercial breeding,
kung ikaw ay gusto mo maging commercial breeding at gusto mo kilalanin ang iyong breed, no? At gusto mo ma-maintain yan, na you have only this kind of materials, no? Through refreshment, mabubuhay mo yan. Pero wag ka naman refresh ng refresh. Pag nag-refresh ka ng isa, yung anak niyan, gamitan mo ng backbreeding. At sa backbreeding, yun naman ang gamitin mo doon sa original materials. Doon mo lang mo paikutin ang breeding mo. Wala ka hong nilalak, hindi ka nagsasayang ng oras, na may maintain mo yung wellness and gameness ng hinahawakan mong linyaga. That is the secret behind, no? That is the secret behind commercial gamefowl breeding. Salvador season, sir, the best kayo. At totoo kayo magsalita. Maraming natututunan kaming mga bago o beginner. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ang sa atin lang po, binibitawan natin po sa inyo kung ano yung mga pagkakamali namin noon na ayaw naming makuha ninyo. Kasi ako dati humawak ako ng sweater na sira. Bakit? Because of wrong refreshment. Basta nakakita ako ng kakulay niya noon, uy, may sweater ako, medyo nawala ang pound and ground niya. Hanap ako ngayon ng gal. Kakulay niya naman eh. Pinasok ko. Nakaw, lalong naging grounder, nawala ang angat. Ngayon, through the years of my experience, nagsayang ako. Panaw. Ang ginamit ko lang sa kanila, inanalyze ko lang. Sa sweater ko, humihina siya sa ground. Ground and pound. No? Nawawala ang lakas niya. Nawawala ang pagka-ground sa ground niya. Ang una kong ginagawa, infusion ko ng Kelso para tumaas yung kanyang level, strategy of grounding, ground play. Nawala naman yung pound niya, yun din ang palo. Yung anak naman nun, aantayin ko, i-refresh ko naman ng yellow-legged hatch. Babalik na naman ngayon yung ground and pound. Medyo humina naman ang angat niya. Ibabalik ko naman siya doon sa original sweater line ko. So, ano nangyari? Nagkaroon, para ka lang nagtimpla ng kape na matabang, dinagdagan ng asukal, and then tumamis naman, kulang sa krema. Nung kulang sa krema naman, ibinalanse mo uli sa kape. Binalik mo lang sa kape para maging balanse. Ang kinalabasan, perfect 3-in-1. That is the simple way of breeding. You need to think, analyze, before mo gawin. Oh, may nagtanong dito. FK Kabaya, paano daw yung simple way, no? Para maging uniform ang blending o breeding outcome niya. Simpleng-simple, sir. Yung sinasabi ko sa inyo kanina pa sa commercialized breeding, true refreshment. Kailangan mong kumuha ng linyada na pang-refreshment. Kung sweater ang iyong balak ipagkalandakan, maglagay ka rin sa iyo ng tinatawag na Kelso. Maglagay ka rin sa iyo ng tinatawag na yellow-legged hatch. Pero ang main objective mo is to maintain yung sweater line mo. Doon ka tututok eh. Pag medyo nagkukulang, analyze mo anong kulang, refresh mo. Tataas naman ng sobra ngayon, pasukan mo ng isa. Tataas naman ng sobra to, i-balance mo, balik mo doon sa original. Ang outcome, bagong timpla. Bloodline, same. Strain, same. Puro strain, yes. Bloodline, no. Hindi purong bloodline. No such a pure bloodline. Only a pure strain. Okay? Nako, salamat po sa inyo mga sir. Mga sir, ang sa akin po, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi po ako isang genetic engineer. Hindi po. Hindi rin ako isang anatomy engineer. Hindi din po. Hindi rin po ako isang premiadong doktor. Hindi rin po. Lahat po ito natutunan ko through the years of being breeder and fighter. No? Sa industriya kasi may dalawang klaseng magmamanok. Isang breeder and fighter, isang gambler and fighter. Yung gambler and fighter, never niyang naranasang mag-breed. Kung hindi nagbabayad, bumibili para yun ang magtitimpla ng gusto niya na para sa kanya at ilalaban niya. Sugal. Kami ho, breeder fighter. Masaya ho kami na inilalaban kung ano ang binibigay namin o pinalalabas namin sa aming eksperyensa at pag-aaral. Ngayon,
paano ko natutunan po yan? Ayan po, sa opisina, pag wala ko akong ginagawa. Computer ko po, ang laman is true research of game fowl, including wellness and nutrition. Kaya ho nakagawa ako ng sarili kong formula ng aking ginagamit. Arvin Punong Bayan. Actually sir, tatlong bloodline. Kaya nga sabi ko sa inyo sir, aralin nyo maigay kung ano yung gusto nyong bloodline. At kung ano yung gusto nyong bloodline, aralin nyo kung ano yung linyadang bumuo sa kanya. At yun ang i-maintains nyo. Pero doon ka nakatutok. Gaya sabi ko nga sa inyo, kapag yung sobrang dami ng bloodline, no? Lalo ako yung namimili. Ang dami yung bloodlines na binebenta. Ang unang tanong ko lang sa kanya, sir, paano nyo na-maintain yung bloodline na yan? Pag nagkamali ng sagot, hindi na ako kumukuha ng linyada sa kanya. Bakit? Andali, sagutin natin si Roblin Salmiendo. Good evening, sir. Jrb, more power po. Ask ko lang if paano po yung mag-infuse ng mga oriental sa mga American farm. For your own opinion, good po ba or bad? Sir, hindi ko na kasi masasabing infusement yan. Kapag oriental fowl lang usapan, pinasukan nyo po yung bloodline ng American fowl. Kasi unang-una, kung hindi yan po ang ricado ng bloodline na yon, hindi na po yung refreshment ang tawag doon. Kundi infusement na o cross na. Kung tatanungin mo ako, bad or good? No such a bad thing, no, pagdating sa process. Good way? Yes, siguro madedevelop nila lalo yung kanilang bone growth and gameness. Pero tandaan yung mga kasama, may isang bloodline na pinaniniwalaan na nag-originate o napalabas ng ating mga kasama na which is yung may touch of oriental fowl, which is the roundhead. Pero hindi ko alam kung anong klaseng roundhead bloodline yan. But may nagsasabi na may nag-develop ng roundhead na yan sa Asia. Pero on my research in history, ito ay nanggaling sa UK. No? So, hindi ko alam kung paano. So, kasi yung roundhead na yan, medyo malalim po ang history niya. No? Hindi nalaman talaga kung sino yun. Sa JRB, yung mga breeder o nagbebenta at nagsasabi na pure kahit hindi naman totoo, in a long time, maglalabas ng chapsoy. Makalusot na isa or 2 years, pero sigurado mabubuko din. Yan ang sinasabi ko po. Sa industriya natin po, bilang isang game fowl breeders, game fowl enthusiasts, huwag tayong mangloloko ng tao. Alam niyo kung bakit? Huwag niyong targetin yung sinatawag na one-time lucky millionaire. Ang taas-taas mo magbenta ng presyo mo, ang taas-taas, napakamahal. In a long run, biglang babatohan ka na ito. Bakit nagkaganto? Ganto may lumabas na ganto, may lumabas na ganyan. Hindi mo sinabi yung totoo. Palagay mo ba, babalik pa sa'yo yun? Hindi na. Bibit-bitin mo yun pati sa konsensya mo at masisira ka pa rin sa tao. Dahil syempre, ang word galing sa mouth ng isa, nage-spread yan through other mouth. Dahil kung sino yung napasahan mo, at magkakaroon ng pasa, at magkakaroon ng multiplication. In the long run, wala na. Doon ho delikado yun. So, honest to goodness, pagdating po sa ating industriya, sabihin niyo po yung tama. Ngayon, as a breeder po, wala akong masamang magsabi niyan. Nanirefresh ko siya ng yellow-legged hatch kelso, sweater line. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay magsisimula sa industry, you need to select at least 1 or 2 bloodline na gusto niyong i-maintain. Bakit? Dahil pag humawak ka ng 2 linyada, obligado kang 6 na linyada ang merong kasabakuran. Bakit? Ang isang bloodline, 3 linyada ang binubuo. Kung may sweater ka, kailangan may kelso and yellow-legged ka. Siyempre, hindi ka magiging breeder kung wala kang white hackle. 4 na nga sa sweater. Diba? Sa other bloodline mo pa na i-maintain. So, sa 2 bloodline mo na balak mong i-market at i-maintain, halos 7 hanggang 8 bloodline ang merong ka. Paano mo i-maintain lahat yan? Kaya sasabihin mo sa akin, nag-maintain ako ng 5 bloodline. Paano? Kaya nga nakita nyo sa akin mga sir, lahat ng mga materials kong galing US, no? Last 2 years ago, which is the Bobby Fairchild, yung iba-iba pong mga linyada, pinagbebenta ko na. Because tapos na yung ginagawa kong infusement. Gaya nung may last episode ko, no? May nakapansin yung picture ko na may hawak ako na parang silveradong gray.
na kamukha ng kanawayon pero silverado. Isang strain po yun na dinevelop ko at itetesting ko pa lang. Kaya binenta ko na po yung kanawayon, binenta ko na po yung silver gray line ko, binenta ko na yung baby fairchild line ko. Tapos na ako eh. Yun na yung dinedevelop ko. Limang linyada ang hawak ko. Pero sa limang linyada na yan, ang bawat isa niyan, may kapatid na 3 hanggang 5 linyada na kailangan kong i-maintain. Ganun ho kahirap. Kaya yung pagsimple ho, nagsisimula kayo at mali na ang pundasyon ng sinimulan nyo, mahihirapan kayong i-maintain. Kaya no need, no? Hindi, sasabihin nyo, hindi ko kailangan, no? Ng maraming bloodlines. Kasi sa 2 primerang bloodlines mo, magkakaroon ka kahit sa gusto mo ng minimum 6 hanggang 8 bloodlines na i-maintain mo. Nag-guess nyo ho ako? So kung tututukan mo lang yung 2 bloodline na yon, hindi ka hirap i-maintain yung kanyang pang-refreshment. Bakit? Backbreeding ka lang ng backbreeding. Line breeding ka lang ng line breeding. Then refresh ka na naman. Pwede mong gamitin yung linyada mo. Yung halimbawa, sweater mo. Masyado na siyang bumabato na maliit. Refresh mo na sweater. Mabubuhay na naman yun. Then back ko na lang sa backbreeding. Ganun lang pag-maintain doon sa pang-infusement mo. Pero yung primera mo, kailangan mong i-hold sila. Dahil kung ano yung nawawala sa kanila, yun ang ibabato mo. Nag-gets niyo mga kasama? Kung bakit pag ako tinanong, bakit ideal sa akin, 1 or 2 bloodlines lang ang i-maintain mo. Because sa hirap na aabutin ninyo. No? Sa akin, huminto na ako sa 5. I have my 3 assassin lines, I have my high-grade sweater, and I have my dominant round head. And then yung pang-6 ko, yung puti na sinasabi ko sa inyo, nakamukha ng kanawayan na ang bulok niya ay silver gray. So, dinevelop ko. Hindi ko pa alam kung paano. Kung anong kalalabasan. Pero sa laro, good ako. Meron akong hawak niyan, 9 sila na lalaki at 8 babae. So, bala ko silang ilaban pag nag-normalize na ang sabong sa Pinas. At testingin ko. Pag good record, derecho. Maintain ko sila. Pag bad record, kal. Baka wala na nga ikali. Kasi kung bad record sila, sigurado. Nandoon na sila sa kaldero ng kalaban mo. Diba? So that is the simplest way. So kaya lang passionate breeder ako eh. Hindi ko mapigilan kapag may gusto kong gawin. May gusto kong i-develop, hindi ko mapigilan sarili ko. Kaya lang masakit na ako sa bulsa. Kaya ako na nagko-control. Tama na po sa akin yung linyada na dinevelop kong sarili. At yan ang maintain ko. Kaya mag-isip kayo mga kasama. Kung mali ba sinasabi ko, may punto ba ako? O nagdudulong-dulungan ba ako? Kayo na akong humusga. Hindi ho ako nagdudulong-dulungan. Pero you need to be analytic breeder para hindi ho masira ang lahat ng pinaghirapan ninyo at pinagpaguran ninyo. At the same time, best quality ang inyong maipapamahali. Ako nagtanong nun sa likod mo, Sir JRB, yung hawak mo na manok. Ay, oo, naalala ko na si Sir Selnich, Recuerzo Eracho, siya pala yung nagtanong nun. Pinicturan ko ho yun, kasi lahat to ng linyada ko, may mga picture ako. Dalawa, actually, yung picture ko yun, yung nakita niya dalawa, yung sa side, hindi pa, no? Lahat ng mga ginawa kong linyada, meron akong mga remembrance. Kagaya ng aking black water, yung aking, yung tinatawa, hindi ko pa alam kung ano tatawag ko dyan. Yung aking blues assassin, white assassin ko, and then yung aking dominant roundhead, at yung aking finest high-grade sweater. Bakit ko tinawag na high-grade sweater? Dahil, pinataas ko. Bakit dominant roundhead? Naging dominante sila. In all my roundhead line, grabe yung napalabas ko. So mga kasama, sana may nakapulutan kayo ng aral dito. Malalim pa ang gusto kong i-discuss sa inyo regarding breeding. Pero hindi sasapat ang oras natin mga kasama. Napakahaba ho na ito. So kung sa palagay nyo mga kasama, ang mga binitawang kong salita sa inyo ay panloloko, block nyo ko. Kung sa palagay nyo ang binitawang kong kaalaman sa inyo ay base sa pagdudunong-dunungan namin, block nyo ko. Kung sa palagay ninyo mga kasama, ang binigay ko sa inyo ay pawang katarantaduhan at kalokohan, i-report nyo page ko. Ganun kasimple. Di ba? Sa akin ho kasi mga kasama, marami hong nakasubok sa akin kumuha ng linyada. Hanggang sa moment na to,
ilang taon na sa kanila linyada ko. Ultimo, mga bagay i-cross, paano i-refresh, pagdating sa alalay sa pagkukondisyon, hanggang gradas. Minsan, patay ko hindi na natutulog kapag laban ng mga lahi ng manok sa kanila. Dahil ultimo pointing, tatawag yan, madaling araw, niwe-welcome po yan. Sir, may problema ko, troubleshoot, kailangan namin ganito. Hindi ko sila tinutulugan. Matalo manalo, kasama nyo ako. Ganyang klaseng breeder po ako. Kaya nakita nyo, oh, magana ho ang mata ko sa puyat. Dahil kagabi ho, meron hong naglaban, hindi ko alam kung saan yon o online ba yon, linyada ng manok ang nilaban. Tinulungan hong namin mag-pointing troubleshooting kahit sa telepono at video call, at sa awa ng Diyos, pumuntos naman. Pero hindi niya nakuha yung kampyonato, ang mahalaga po pumuntos at lamang sa panalo. Yun ang pinakamaganda. So mga kasama, simple way lang ang sinasabi ko sa inyo. Kung sa palagay niyo po, lahat kalokohan ang binabanggit ko sa inyo, i-block niyo kami. Kung sa palagay niyo, pangloloko ang target namin, report niyo page namin. Pero kung sa palagay niyo, nakakapulutan ninyo ng kaalaman at kasagutan sa malalalim niyong katanungan tungkol sa game ball industry, konting suporta naman. Like, follow, and share ang aming page na itanong mo kay JRB sa Facebook. At syempre, hinihiling ko na rin ho sa inyo ang inyong suporta sa aming YouTube channel, JRB Game Farm. Pakihanap po, pakisubscribe, hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming ida-download na mga video sa YouTube. So mga kasama, hanggang sa muli, ang ating mga viewers ngayon ay umabot ng 157 viewers. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Nanood ho kayo at pinagtiyagaan nyo po ang walang kakwenta-kwentang bagay na ating pinagsamasamahan ngayon na isang oras mahigit. Biro lang po yun mga kasama. Ibig sabihin na pagtiyagaan nyo po ang daldal ko. Na pagtiyagaan nyo po ang aking ingay sa mahigit isang oras na pagsasama-sama natin dito sa aking episode na ito naman kay JRB. Antayin nyo until next Friday. Online seminar na naman tayo. Good topic ang ibibigay naman natin sa inyo uli. At sigurado ako sa inyo, ilalagay nyo sa listahan nyo ang mga kataga at mga tips na bibitawan namin para kayo ay ma-evolve at magkaroon ng panibagong kaalaman at idea sa pagmamanukan. Maraming maraming salamat po at magandang gabi. Muli, ito po si Mr. JRB, ang inyo, Mr. Natural. Gandang gabi po.